ilahin mo na siya. Ganun lang siya kasimple, mga kaibigan. So, para ma-test natin kung gaano kalakas, na kaya ba niya yung ref, kaya ba niya yung television, kaya niya yung aircon. Kapag panahon ng brownout, kailangan natin, mga kaibigan, ng generator. Napaka-genius yung nag-invento ng generator, di ba? So pagka pipili tayo ng generator, yung inverter na kukunin natin. Meron ako dito, Philgen Generator PK2300i. Pag sinabi mong inverter, mga kaibigan, matipid yan sa konsumo. Meron tayo, di ba, inverter welding machine, inverter na ref, inverter na aircon. So pagka may inverter yung mga machine natin, matipid sa kuryente. So eto, pahimik, mga kaibigan. Hindi tayo masyadong makakabulahaw ng mga kapitbahay natin pagka pagaganahin natin. I-unbox muna natin itong unit na to, tapos testingin natin. Para ipakita ko na rin sa inyo kung ano yung mga kasama sa package. Yan. So sa mga nagtatanong kung magkano nga pala to, para bago tayo magsimula, 29,000 pesos. Kung kaya ng budget ninyo, ito yung bilhin ninyo, silent type na generator. So ito yung mga kasama dyan. Pagka nakita nyo rito na nilalabas ko, kasama dyan, mga kaibigan. Medyo magligat siya. Baba ko lang para mabuhat ko sa itaas. Okay? So kaya naman ng isang tao, pero ganyan siya kalaki. May manual tayo siyempre. Kung paano siya i-operate, kung ano yung pwede nyong gawin sa kanya, kung may mga troubleshooting kayong gagawin, nandiyan yan, yan lahat. Browse natin kung ano yung makikita natin dito. Bawat angulo. So ito, nabubuksan siya. Nandito yung lagayan ng langis. Yung mga mechanism dito. So kung gusto nyo ma-access yung loob, dito sa gilid na to, mga kaibigan. So balik natin. So pagbabalik dyan, ganito lang. Yan. So meron namang mga guide yan. Tapos parang i-tap-tap nyo lang. Tapos i-lock. Exhaust, mga kaibigan. So dito lalabas yung mga fumes. Okay? Dito naman sa gilid naman yung manual start. So hihilahin mo lang siyang ganyan. Ayan. So mamaya susubukan natin yan. Ito naman yung pinakaharapan niya. Meron siya ditong power outlet. May 12 volts tayo rito. May connectors din dito for parallel operation system. May reset. May eco mode. Off and on. Tapos meron ditong mga, syempre, mga ilaw kung may overload siya, may problema sa langis, circuit breaker. Ito, meron tayo ditong gauge. Diyan lalabas kung ano yung mga voltahe na lumalabas yan, kung ilang oras na natin ginagamit. Ito naman yung on and off. So, kung naka-on siya, yan, pagka naka-off, ganyan. Tapos meron tayong choke. So, magagamit natin yan mamaya, tinan natin. Ito naman, yung handle. Meron tayo ditong opening para sa gasoline. So dito natin ilalagay yung gas spark plug, mga kaibigan. Basta na-receive nyo to, ayan, meron naman siyang procedure kung paano siya tina-turn on. Sukatin natin para may idea kayo kung gaano siya kalaki para sakto yung sukat natin. Ayun, 21 inches talaga, mga kaibigan, ha. Ganyan siya kahaba. Yun namang lapad, kung ito yung susukatin natin, magkakamali tayo. So sisipatin natin dito sa pinakagilid. So, ito naman ay 13.5 inches, mga kaibigan. Mula dito, saka dito. Sukatin natin yung taas sa pinakababa hanggang sa handle, mga kaibigan. So, 19 inches, mga kaibigan, ang taas. Sa bigat naman, mga kaibigan, although ang nakalagay dito is 20 kilograms. So, lahat ng information na dapat nyo malaman, nakalagay din dito sa gamit natin, mga kaibigan. Pero, kahit ako, kayang-kaya ko namang buhatin itong mag-isa. For maintenance schedule, see owner's manual. So, syempre, chine-change all din ito. Frequency niya is 60 Hz, syempre, pang Pilipinas. Maximum rated, 2.3 kilowatts. Tapos, yung fuel capacity niya, 5.2 liters yung kayang ikarga. AC voltage, syempre, 220 volts. Yung oil capacity niya is 0.4 liters. At yung phase niya, single. Tapos yung weight niya is 20 kilograms. 2,300 yung starting watts niya. So pag nagraran na siya, 2,000 watts na siya, mga kaibigan. Inverter. Pagka inverter, clean sine wave. Less than 5% THD. Total harmonic distortion. So alam ko excited na kayo kung paano ito gumagana. Pero syempre, bago natin mapagana, lagyan muna natin ng gasolina at saka langis. So ganito lang, mga kaibigan. Ano? So tanggalin lang natin to. Tapos ibukas natin to. Since ito ay na-testing naman na natin nung mga nakaraang araw, mga kaibigan, ito yung pinakalalagyan ng langis niya, mga kaibigan. So bubuksan nyo lang yan. Ito yung pinakalangis natin. So bumili kayo kahit anong brand, basta ang suggestion ni Phil King, dapat synthetic oil na yung gagamitin ninyo. So nabanggit nga natin, 0.4 liters lang yung ilalagay natin dito. So hindi po mauubos to, mga kaibigan. I-side nyo lang na ganyan. Kasi nga, since may langis na siya, baka matapon,
counterclockwise yung pagbukas niya dyan. Ayan. So makikita nyo kung malinis yung langis ninyo. Lagyan nyo dyan yung imbudo, tapos buhusan nyo nito. Balik nyo lang itong dipstick natin at isaroon nyo ng mabuti. Paano ba natin siya i-change oil? Since ito naman ay magaan lang, itaob nyo lang yan mga kaibigan para lumabas yung langis. Tapos salinan nyo ng bagong langis. Ganun lang siya mag-change oil. Ibalik na natin to. Susundan nyo lang yung guide. Tap lang natin siyang ganyan. Tapos i-close natin. Okay? Tapos balik natin tong takip ng spark plug. Madali lang naman siyang i-operate mga kaibigan. Pag naintindihan nyo, madali na yan. So, since meron na tayong nilagyan na gasolina rito, puno na yan mga kaibigan. Ayan, so i-close na natin. Ito turn on natin to. Ayan, so meron siyang on and off. Pag hindi nyo ginagamit, i-off nyo. Pag gagamitin nyo, ito turn on nyo. Naka-turn on na tayo, so ito na igagawin natin mga kaibigan. Hihilahin natin yung choke. Tapos ito, ito turn on natin siya. Turn on. So wala ka nang gagawin dyan. Kung gusto mo magsimula ka agad siya sa economy, i-up mo lang siyang ganyan. Or kung ayaw mo naman, diretso kang sa baba. Pero I suggest, itaas mo to. Ito yung recoil starter mga kaibigan. So ang tamang paraan para ma-start natin, hilahin mo ng konti. Tapos pagka naramdaman mong kumagat siyang ganyan, hilahin mo na siya. Ganun lang siya kasimple mga kaibigan. Ayan, so ibaba na natin yung choke. Ayan, maandar na siya mga kaibigan. Ano? So ito, para ma-test natin kung gaano kalakas, nag-download kami ng application sa cellphone. Lapit natin, tingnan mo kung gaano kalakas. Tahimik muna tayo. So pinakamalakas niya mga kaibigan is mga 68 decibels mga kaibigan. So ilalayo natin ha. Lalayo natin. So ang makaka-capture na lang nito mga kaibigan yung sound mula sa paligid. Itong lugar namin maingay eh. Ayan. So layo natin. Ayan. So paligid na lang to. Nasa 51. Oh. Ayan. Nagpo-40 plus pa. No? Napaka-tahimik niya mga kaibigan. O pag nilapit natin. 66, 67. O yan. Kung papatayin nyo na itong generator nyo mga kaibigan, ang gagawin nyo lang, ito turn off nyo lang to. Turn off. Tapos, maghintay lang kayo ng mga ilang minuto, ito turn off nyo po ito. Once na medyo lumamig na ng konti. Okay, so hindi ko pala napansin, nasa loob ng box mga kaibigan, ito yung funnel na dapat natin gagamitin pang salin ng oil. Bill plug mga kaibigan, kasama mismo sa package, hindi ko lang napansin kanina, nasa loob pala ng box. Ang gagawin natin, i-coconnect natin to dito kasi ito yung isasaksak natin dito mga kaibigan. May guide dito, ayan. So pag ganyan siya mga kaibigan. Tapos may wire dito, ganito mga kaibigan. Oh. So pag nakakonekta na dyan, dito natin isasaksak yung mga machine or mga equipment na gusto nating paandarin. Ilaw, electric fan, TV. Kailangan lang natin ng Phillips screw, tapos paluwagan natin to. Natanggal mo na yan. Pwede mo na siyang hatakin na ganyan. May tornilyo dito, dalawa, paluluwagan nyo rin yan. Ingat lang kayo kasi merong parang holder dito mga kaibigan ha, para maipit itong extension na ikakabit natin. So ang logic nito mga kaibigan, itong dalawa na to kailangan natin to para maipit natin yung wire na ipapasok natin dito mga kaibigan. So gawin natin ha, ipapasok natin to kasi ikakabit natin to mga kaibigan para intact siya. Ganyan siya mga kaibigan ha, para maipit. Tapos susunod naman, so parang paipit siya talaga. Ganyan lang siya kadali. Tapos itapat nyo lang to rito. Itornilyo nyo mga kaibigan. Para maipit sa loob. Para maglaro lang siya, huwag nyo masyadong pasisikapan muna. Ito paluluwagan nyo po ito mga kaibigan. Yung kung saan tayo magpapasok dito ng wire. So ito yung magpapasikip sa kanya mamaya. Haluan nyo lang siyang ganyan. Tapos ipasok nyo ganyan. Todo. Ito yung isa. So yung connection nito, wala mga kaibigan na. Ground to eh. Ang tutuusin. Pasok nyo ganyan. Tapos pasikipan nyo ulit. Tapos ito rin sa kabila. Okay. So pag masikip ng ganyan, hilahin nyo siyang ganyan. Lahin nyo, tapos itapat nyo yung pinaka-guide niya dito. Tapat lang dapat siya mga kaibigan, meron siyang guide dyan. Ibalik nyo lang. So, pakita ko lang muna sa inyo mga kaibigan, ito siya ha. So pagka sinaksak nyo, pa ganyan.
Okay. Ang advice ni Phil King, kailangan itong generator nyo ay gagamitin nyo lang sa labas, ha? At dapat itong ating generator kailangan ay flat na flat. Hindi po siya nakatagilid, hindi po siya nakatingala. Dapat nasa flat surface po siya. So ngayon, magpapa-under tayo ng apat na electric fan, mga kaibigan, kasi ito lang yung available natin na pwede nating pa-underin sa ngayon. So unang-una, katulad ng sinabi ko kanina, i-turn on muna natin to. Kailangan, ano na, kumpleto na, meron ng oil, may gasolina na, tapos turn on natin to. Tapos tanggalin muna natin to, ha, mga kaibigan, huwag muna natin isasaksak yan, yun ang tama. Tapos, i-choke natin, tapos hilahin ng konti, talagatin mo ng konti dyan, tapos hila. Ayun, so pagka hindi siya nag-on, mga kaibigan, i-half choke mo lang kasi nagamit na natin kanina, half choke lang muna. Tapos pakagatin, yun, so mandar na siya, tapos ibalik yung choke. Ayan na. So para magtagal yung machine ninyo, mga kaibigan, hayaan nyo lang munang ma-stabilize yung inyong machine, mga kaibigan, ng mga ilang minuto para makuha niya talaga yung full power bago natin isaksak yung mga machine natin o yung mga electric fan. Ngayon, kailangan hindi mag-exceed yung total wattage dun sa wattage ng inyong generator, mga kaibigan. Ganun siya. Dapat equivalent or mas mababa doon sa wattage ng inyong generator yung mga isasaksak yung mga gamit. At saka may process din yan, mga kaibigan. So, for example, ito na nga, na-stabilize na yung power ng inyong generator. Saksak na natin to. Yan. So, meron na siya, no? 230 volts. Yung pinakamataas na may wattage na appliances, yun yung una nyong isasaksak. Okay? So, itong mga ibang electric fan na to, more or less, 70 watts, 80 watts, ganun lang naglalaro yung mga electric fan, mga kaibigan. So, unang saksak, ayun, umandar. So, hayaan nyo muna mga ilang segundo, minuto. Paanda rin. Ayan, umaandar na siya. So, pag na-stabilize na siya, saka nyo palang isaksak uli yung isang electric fan. Yun, gumagana na siya. Okay? So, hayaan nyo lang mga ilang minuto. Ganun yung tama, mga kaibigan. Huwag nyo bibiglain yung inyong generator. Pangatlo. Ayan, diba nag-turn on? Pindutin muna natin. Ayun, so umikot na lahat. Lahat siya namiikot. Oh, may hangin, malakas. At yung ating generator, walang halos kaingay-ingay, mga kaibigan. Tahimik lang. At itong pang-apat. Unti-unti siya, mga kaibigan, huwag niyong bibiglain. Na every saksak, titingnan niyo kung ito ay gumagana pa. Or pagka umilaw to, halimbawa, nagkaroon ng error, overload, pagka nagpula to, ibig sabihin, overload siya. So ito, kayang-kaya pa niya, mga kaibigan. So isang mga nagtatanong, kaya ba niya yung ref, kaya ba niya yung television, kaya niya yung aircon, pagdidepende yun, mga kaibigan, dun sa wattage. I-compute nyo lang, pag-add-addin nyo lang, kailangan hindi lumagpas ng 2,000 watts, mga kaibigan, or 2,300 watts. Ganun yung healthy na paggamit ng mga generators. Dito sa ginagawa natin, napakaliit lang ng wattage ng mga device natin na sinaksak dito. So possible, pwede pa siya ng TV, pwede pa siya ng mga ilaw. So yung ilaw nyo rin, kukomputin nyo rin kung ilang watts siya. So pagka nag-exceed na doon, huwag mo nang isaksak. Pero kung nasa within 2,300 watts pa rin, kayang-kaya nito. So kung madalas brownout sa inyo, kailangan nyo ito, mga kaibigan. EK2300i generator ng Phil King, 29,000 pesos. Pwedeng ipadala nationwide, mga kaibigan, through LBC. I-message nyo yung complete name, complete address, and telephone number ninyo para makapag-place na kayo ng order. Ayan, no? Kailangan natin to. Laging brownout dito sa Pilipinas, eh.